So magandang hapon po, Sir Mike. Welcome po sa Tatak UPLB segment. So bago natin umpisahan ng ating kwentuhan, pwede niyo po mong batiin muna ang ating mga nanonood ngayong hapon. Magandang hapon, Ma'am Polly. Tsaka salamat sa pag-invita sa akin dito sa galing UPLB. Sa mga viewers at saka listeners, magandang hapon po sa inyo. Salamat sa pag-tune in dito sa aming programa. And looking forward sa masayang kwentuhan namin ni Ma'am Polly. Ayan. Mike, okay, para hindi tayo mag-ano. Bakit mo ba kinuha yung kursong computer science noong college? To give everyone context, 1997 ako nagsimula. Ang student number ko, 1997. So matatanong nyo, ano ba yung itsura ng computer science noong 1997? Dito nagsimula yung web design. High school pa lang ako, sobrang nahilig ako sa web design. But even before that, bata pa lang ako, in-expose na ako ng mga magulang ko sa computer. So very thankful naman ako dahil in-expose nga nila ako sa computer. So natatanda ako pa unang computer ko noon, IBM XE. Meron akong gaming console noon na Atari nung bata pa ako. So nag-carry over yan hanggang elementary, high school. Hanggang nung high school, sinabi ko, ito yung gusto kong career. Gusto ko talaga maging computer scientist. Yan, at siya ang hilig ko noon, web design. So kaya ako siya pinili. Lalo na dun sa mga viewers or listeners na high school pa lang naghahanap siguro ng kurso, di ba? So ang tip ko noon is kasi yung mga magulang ko engineer pa rin. Yung dad ko, isa sa mga unang electronics and communications engineer. Yung mami ko naman, civil engineer siya. So, syempre, pinipilit ako na magulang ko, Mike, mag-engineering ka. Pero kasi, ang ano ko doon, ang point ko, hindi naman engineering ang hilig ko, gusto ko computers. Yan. Kaya pinili ko yung comsci. Yes. Ngayon naman po, ano po ba yung naging challenge na na-experience ng estudyante kayo? And paano niyo po ito na-handle? Siyempre, nung estudyante ako, no, ito yung first time na nahiwalay ako sa pamilya ko. First time na may sarili akong apartment, yan, tapos nasa UPLB. So yun yung unang challenge. Pero alam mo naman yung mga estudyante natin, pagkatapos ng ilang linggo, ayaw na umuwi kasi sobrang saya sa UPLB. So, sobrang iksilang nung challenge na yun. Tsaka syempre, maraming adjustment yan. Right? Syempre, dami mo ng freedom. Then, I think yung first year, medyo okay ako nun. But after my first year, medyo hindi ako naging model student. Actually, if you look at my profile, 6 years ko kinuha yung 4-year course. 1997 to 2003. So, hindi na naiiba yung story na yan. Siyempre, masaya. Marami akong kaibigan. Alam mo naman, friendly yung mga taga-UPLB. Nag-join pa ako ng org. Tapos, nag-join din ako ng fraternity. Sobra akong na-overwhelm. Nagbibiruan niya kami noon. Oh my, BS org kaya ta. BS COS at BS Upsilon. Yun yung niloloko sa akin ng mga magulang ko. Pero, nung kinalaunan, na-realize ko din, matagal na ako dito sa university. Kailangan ko na magseryoso. Nung mga last 2 years ko, which was 2001 to 2022, right? Talagang nagseryoso na ako noon. Gusto ko na din makagraduate. So, yun yung mga challenges ko noon. Yun yung mga major. Yun yung sa academic. Siyempre, challenges din sa ibang aspeto. Kasi, sa tingin ko, pag college ka, dun mo hinahanap yung identity mo. Naging active ako sa org, naging active ako sa frat. Tingin ko napakagandang training ground nun. Kasi ang daming challenges ng org at saka frat. Natandaan ko pa, may isang beses, pinagsabay ko talaga. President ako ng COS. Tapos, gatekeeper naman ako ng fraternity ng Upsilon. So, sabi ko nun, kinausap ko yung head namin sa frat mo. Na-resign muna ako as an officer, diba, dito sa fraternity. Kasi, baka hindi ko kaya. Pero, in-encourage ako. Tinuloy ko. At saka, I think yun din yung naging pivot na kung kailan din ako nagseryoso. Na-realize ko din na ganun pala yun. Pag mas marami kang obligasyon, mas
natututo ka mag-budget ng maayos ng oras mo. At saka natututo ka rin humingi ng tulong at maging in a way leader. Kasi dami-dami mo namang pwedeng hingin ng tulong, diba? At saka same org naman kayo, same brand. So magandang ano sa akin yan, magandang experience para sa akin. Hindi lang siya yung path na marerecommend ko sa lahat. Kasi nga, talaga nakaka-overwhelm kung wala ko mga mentors nun, alumni namin, pag-ana ko din, mga kaibigan. Baka hindi maganda naging result. So marami tayong narinig na happy stories sa UPLB. Marami ding sad stories na hindi na-achieve nung estudyante yung full potential. So yun yung mga challenges ko na I think it built my character and doon nabuo yung personality ko. Sa tingin ko, malaki din tulong sa aking career ngayon. Ano po yung magiging description ng iyong student life sa UPLB? Cathartic. Cathartic. Cathartic siya. Oo. Did I pronounce it correctly? Sa layman's terms, para sa akin ang cathartic is transformational na journey. Pumasok ako sa UPLB na isang clueless na high school graduate. Ang alam ko lang is mahilig ako sa computers. Interested na rin ako sa business mo. Tapos, 1997 yun. Bakit siya cathartic? Dumabas ako sa UPLB na may sarili na akong negosyo. Diba? So, paano ko nagkaroon ng sarili kong negosyo sa UPLB? Nagsimula yan sa mga sideline namin. So, pa-graduate na ako noon. So, konti na lang yung units. So, tinatapos ko na lang yung special problem ko. Tapos, marami kaming nakukuha ng mga racket na pag-program. Ang tawag ko nga sa grupo ko noon, Racket Scientist, RAKET. So, maraming alumni ng computer science, yung mga, hindi ko lang naging business partner, pero housemate ko pa noon. So, nung hindi pa uso yung mga startup na yan, hindi pa uso yung Silicon Valley culture, ginagawa na namin sa Los Baños yan dahil meron kami isang apartment na kahilera doon yung computer namin. Tapos pumaraket kami. So isang araw, nag-usap-usap kami. Alam nyo, hiwa-hiwalay tayo nagra-raket. E di gawa na tayo isang company natin. So napakatapang namin nun. Sige, gawa tayo ng company. Tapos sinuerte din kami. Nagkaroon kami ng mga malalaking contract. Mga ibang contract namin is foreign pa. Usong-uso nun yung business process outsourcing. So ito yung mga, isa sa mga pinakamalaking customer namin, labor union sa US. Kailangan nila, nung hindi pa uso nun, kailangan nila ng isang web application para matrack yung mga members nila. Hindi pa uso gano, Friendster pa lang social media nun. Meron sa internal social media na nagtatrack ng member status, nagbayad na ba ito ng mga dues, or kung may mga collective bargaining agreement sila para dun sa mga members nila. Yan. So, yun yung isa sa mga pinakamalaking project namin. So, yeah, yun yung college life ko. And beyond college life, I think it set me up to become not only computer scientist, more so a businessman. Kasi nung dumadami na yung project namin, hindi ako yung pinakamahusay mag-code sa amin eh. Hindi ako pinakamahusay mag-program. So, ano to ka sa akin, yung business side. Selling, accounting, right? Strategy. Pero nagpapanggap lang ako noon, wala akong alam noon sa mga stuff na ganoon. So, yun. I mean, eventually, I think the business folded. It was very successful at the start, but it folded because of inexperience. Yan. Pero ang maganda naman is that nung nag-fold siya, nagma-masters na kami lahat noon. Paano niyo po ba sinimulan na yung inyong career path? Actually, mga 2002 nagsimula na ako mag full-time dito sa business namin. Before graduation, nagpo-full-time na ako dito kasi nga SP na lang yung natitira sa akin noon. Tsaka residency din yata. As I mentioned, it folded. Tapos nag-isip ako noon, sige, para hindi ako nagpapanggap dito sa mga ginagawa ko sa business side, mag-MBA ako. Tapos sakto noon, to be wife during that time, naman siya, from BS Bio, nag-medicine siya sa UP Manila. Sabaya kami mag-aaral. So yun, nag-MBA muna ako. Tumarakit pa rin ako on the side to sustain myself. So that was 2005, then I finally graduated 2008. Ngayon, noong 2008, doon ako na-hire. Doon ako nagkaroon ng totoong corporate job with NEC. So UP alumni din yung nag-hire sa akin doon. Taga-Dilima naman siya, brad ko sa Upsilon. So, nakaka-addict pala yung regular paycheck.
So ever since, sa corporate na ako, with NEC, and then I moved to MDI, one of the larger systems integrators in the Philippines, tapos NTT, then Aboitiz Group, and then ngayon niya, after with the Aboitiz Group, nandito na ako sa Advanced AI. Nagsimula ako na sarili kong startup with my friends and business partners back then. Dumaan ako sa corporate. Tapos finally ngayon, nasa startup ulit ako. Pero hinired naman ako nung startup na yun. So I think in many ways, it goes full circle. Pero I think yung elements to ng innovation, as you mentioned kanina, ginagamit namin kung ano meron kami, resourcefulness. I think yan yung na-ingrain sa akin during college life. Kasi sa UPLB, mapipilitan kang i-gawin niya mga to exhibit or manifest resourcefulness. Ngayon naman, sir, actually nabanggit niyo na to yung message niyo dun sa ating younger generation of ISKO at ISKA. Baka meron pa po kayong additional message na maibibigay po para sa kanila. Siguro more on summary, ang magiging tip ko talaga, maging honest kayo sa sarili niyo at hanapin niyo kung saan kayo mahusay at saan kayo interesado. Dahil yun yung magiging sustainable. Don't think of it as a sprint, but more of a marathon. Yung realization ko, hindi ako yung pinakamahusay na coder. So, haluan natin ang negosyo. Sa tingin ko, dun ako mahusay. Okay naman yung result so far. That is my primary tip. Second tip, dapat lifelong learners. Hindi kesyo nag-graduate ka na. Yun na yun. Aside from taking masterals or other degree courses, importante rin yung informal learning. Alam nyo, ang sobrang swerte yung mga estudyante ngayon, may YouTube na. Dati kung may hindi ako maintindihan, talagang marami pa akong tatanungin eh. Kasi minsan yung mga textbook natin, hindi user-friendly. Kaya mag-YouTube ka lang, mas madali mo na maintindihan. Tapos meron ka na mga online platforms para matuto, like Open EdX. Right? Ang gaganda ng mga material dyan, tapos libre siya. Magbabayad ka lang kung gusto mo magpa-certify. Pangatlo, yung concept ng specific knowledge. And this goes beyond school. So, hindi original sa akin to. Na merong isang venture capitalist, pangalan niya Naval. Naval Ravikant. Sabi niya, ang specific knowledge, ito yung natututunan mo na unique sa industriya mo. Hindi mo to natututunan from course or sa materials, you only learn this through work. Ano ba tong specific knowledge na to? In my case, ang naging specific knowledge ko is starting up and building companies in the Philippines from scratch. Yun. So wala namang libro niyan. Kahit i-search mo sa mga MBA literature, wala. So I think that kind of positioned me well in terms of giving confidence to potential investors in the Philippines who would like to set up shop here. Particularly yung mga technology ventures. Yun. So, yun yung mga itatanong, sa tingin yung tip ko sa mga estudyante ngayon. First, find ways to gain specific knowledge. Second is to be lifelong learners, right? Even beyond your degree course, hanap kayo ng sa kayo interesado. Pero pinauna, pala, bago yung dalawa na yun, maging honest kayo sa sarili nyo. San ba ako mahusay at san ako interesado? At kung gagawin ko to ng dekada, masaya pa ba ako? May message kayo sa ating fellow alumni na still looking for their itong path nila. Well, alam mo, hindi maiiba yan sa unang tip. Ang advantage lang ng students in terms of executing those tips ay mas malaki yung runway nila. And being honest with yourself, being lifelong learners, and specific knowledge. Ang advantage naman ng alumni is that may experience na sila. Diba? Mas malinaw yung magiging sagot nila sa sarili nila. Right? Lalo na dun sa specific knowledge part. Yung sagot nila dun sa una, tingin ko dun sila mahirapan. Kasi ang problema, ito sa econ ba to? Or sa behavioral economics, may sunk cost fallacy. Meaning, sunk cost na to eh. Nabigay ko na yung buhay ko isang dekada dito sa field na to. Diba? Dito na lang ako. So, dyan tayo mag-iingat. Let's not fall victims to sunk cost fallacy. Dahil nga sunk cost na yan eh, tapos na yun. Past is past. Think about the future. Dito papasok yung cases ng mga career shifters. Right? Not too late. It's not too late to reinvent yourself.
So ngayon naman sir, syempre hindi ko kayo palalagpasin ang hindi nyo ginagawa, ang favorite namin gawin dito sa segment, ang Tatak Shoutout. Ako si Mike Calma, Tatak UPLB ako.